Hi guys, I'm back and today I'm gonna show you how do I make my makeup, like how do I put it and how do I put fillings to my makeup. So let's start. So I have already done my makeup. So as you can see, sobrang dami kong breakouts and ang main purpose ng makeup na to is to cover up everything. So let's start na. First is so primer. Kung ihahalin tulad natin siya sa relationship, siya yung moment na nagsisimula na kayo magkakilala, ganun. So primer, simula, yun yung beginning ng everything. Second one, I always put sunblock. Kasi gusto kong pinoprotektahan yung face ko against the sun. Well, para din sa relationship, yun yung mga point na you're protecting yourself na masaktan ulit. You're preventing everything. May mga safety precautions ka whenever you want to enter in a relationship. Yun yun. Parang sunblock siya. Yun yung mga limits mo. Third one is, and the most important one is, the foundation. Well, basically, for me, sa pagganda ng foundation. Para kasi sa akin, pagganda ng foundation, pagtagal na mag-stick yung makeup. Just like in relationships. Kapag maganda yung foundation ng relationship nyo, for sure, magtatagal kayo. So, dapat pantayin natin para maganda. So, tapos na yung foundation. So, as you enter a new relationship, laging may mga natitrigger na mga previous na mga sakit. So, dyan mga sakit. So, dyan papasok yung concealer. So, try nating taktan yung mga past na masasakit. Yung mga past na mapapait. Tingnan natin kung matataktan ba ng concealer na to. So yan, medyo natakpan na ata yung mga gusto nating takpan. Diyan napapasok yung magdodrawing na tayo. So meron akong theory sa contour. Meron siyang sarili-sariling simbolo. Yung darker, hindi pala ito. Yung darker state na pang-contour, siya yung simbolo ng dark side ng partner mo. So tingnan natin. So as you can see, the dark side is all over our face. It's like all over our life. So hindi natin titingnan yan. Tapos papatungan natin siya yung good side mo. Itatama mo ang mga mali ng partner mo. Using the lighter one. We're gonna go over him. Tapos, i-blend mo para mag-blend kayo. Yung pag-blend mo, yun yung mga ways mo ng pagtatama ng mga mali niya, yung mga ganun. Susubukan mo siyang baguhin. Hanggang sa magbago na siya.
as you can see, unti-unti na siyang nagla-lighten up. So medyo nababago mo na siya. So try natin na ibigay naman yung effort natin, yung sarili naman natin. Hindi naman pwedeng siya lang, dapat two-way purpose ang pagmamahal. So dyan na papasok yung ibibrand mo yung sarili mo, magtitiwala ka na sa kanya. Oh, diba? Ang ganda. Nag-blend na kayo. Yan na yung nagkakaintindihan na kayong dalawa. So, sa isang relasyon, nandiyan na yung bubuo kayo ng mga pangarap nyo. Guguhit nyo, katulad ng pagguguhit ko sa kilay ko. Nag-blend na kayo at medyo lumalalim na yung pagtitinginan nyo. Taka, grabe. Dyan na yung bubuo na yung mga pangarap nyo. Iguguhit nyo na yung mga future, yung mga gusto nyo mangyari sa future. Katulad ng pagguguhit ko sa kilay ko. So, it doesn't matter kung gaano kaganda ang pagguguhit nyo ng kilay, este, ng future. It's how you handle it. So, hindi kasi ako magaling masyadong gumuhit ng future. I mean, ng kilay. So, magpasensyahan nyo na. Hindi ako good teacher. Yung mga pangarap na yun, patitibayin ng gel, eyebrow gel. Kagaya sa relationship, yun yung mga promises, saka effort. Effort na magkasama kayo, ganun. Yun talaga. Siyempre, sa isang relationship, hindi mawawala yung may mga makikita kang hindi mo gusto, tapos luluha ka, tapos papangit ka. Kaya tatakpan natin yung mga ganun. So dyan napapasok yung eyeshadow. Hindi ko alam kung sinasabi ko. Basta yun na yun. Pagsuporta mo sa mga gusto niya, doon naman papasok yung point na kikiligin ka kahit hindi mo na siya binabago. So magbablush ka, kasi kinikilig ka. Hindi ko alam pa ang sinasabi ko. Pakinig na lang kayo at manood. Ang napakapag siyod ko. Masyado, na-carried away ako. Ang kapag yung blush ko. Pero push na natin. Okay. Okay na mong ano, outer brush. Tapan natin. Oo, yun yung magtatakip tayo ng mga bansay ng jowa natin. Para huwag tayo masabihin na I told you so. So, as I said earlier, hindi natin mapipigilan yung partner natin or yung jowa natin na bumalik sa mga dati niyang ginagawa kahit hindi maganda at kahit na hindi ka-approve sa mga gawain niya. Tatanggapin mo na lang. Embrace it. Magsusorry siya at dyan napapasok ang mga mabubulaklak niyang salita. Kaya sabihin, kahit na anong gawin niya, mapapatawad at mapapatawad mo pa din siya. Kasi mahal mo siya. Tatakpan niyo na lang lahat. Magpipitan na lang kayo na okay ang lahat. Katulad ng pagtakip ko sa dry lips ko with my new lipstick. From Velvet Cashmere Matte Liquid Lipstick. Siya na try. First time ko siyang gagamitin. Tingnan natin kung maganda. Bili lang to. Mukhang ang mahal niya kasi hindi ko alam yung brand. I'm gonna make a review on this one.
sobrang matte niya. Sobrang bilis niyang matuyo. As in, pag-apply ko pa lang, tuyo na agad siya. Kaya kailangan mabilis. Mabilis ang kamay mo. Maganda siya. Parang kahit makipaglaplapan ako dito ng 30 ay hindi siya mabubura. Wala, oh. Hindi ko makita kasi yung ilaw. Tata, ang ganda niya. Meron pa din kasi hindi siya masyadong mag-blend. Pero so far, okay naman siya. Yan lang. Hindi siya mabilis pati dito. Hindi mabura. Hindi siya mabilis matanggal. Ang ganda. Kaso red siya. Parang ready siya. Kasi ako masyadong nag-lipstick. Ang ganito. Ang ganito. So, ayan na. Yan na yung final look ng mga pretending na okay ang relationship nila. Kagaya ko. I'm so pretending that I'm still okay. But deep inside, I'm not. Ano siya sabi ko? So, minsan iniisip ko bakit ang makeup pinanghuhuli yung lipstick. Diba sabi ko kanina, dyan kasi mga, yun yung mga mabubulaklak na salita na sinasabi sa'yo ng jowa mo na everything is fine, hindi ka niya iiwan, kasi ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Kasi, hanggang salita lang din sila, kaya yun yung huli. Yung mga salita nila, hanggang dun na lang yun, kulang sa gawa. But still, ganda ko. Ang ganda ko. Ganda ko talaga. Bakit niyo piniiwan? Eh, ang ganda ko naman.